What's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel natin. Ito mga kapitbahay, meron na naman tayong katanungan na sasagutin about dito sa tinatanong ng ating isang subscriber. Nagtatanong po siya about dito sa free absence natin, saka about dun sa mga managed weeks, saka mga unmanaged weeks. Okay, so ang katanungan po niya mga kapitbahay, pwede nga ba daw siya magbilan dun sa managed weeks niya kahit wala siyang free absence? Okay, so ayan, so ito mga kapitbahay, explain ko lang to, disclaimer, no, ito para lang to dun sa mga tropa nating IT na mga baguhan lang sa network. So, isishare ko lang sa kanila, isishare ko lang yung nalalaman ko about sa network na to, ayan, tsaka sasagutin ko ng kanyang katanungan. Okay, nagtatanong po siya, pwede nga ba daw mag-set up ng bilan dun sa managed switch niya kahit wala siyang PFSense. Okay, kaya let's go! So, ayun mga kapitbahay, okay? So, ito yung ating PFSense. Ayan yung ating PoE switch. So, ayan yung mga ating money switch. Okay, so ang katanungan po niya mga kapitbahay, pwede nga ba daw mag-set up ng bilan dito sa money switch natin kahit wala tayong PFSense? Okay, so ayan. So, pwede mga kapitbahay, no? So, depende kasi sa'yo yun kung saan mo gagamitin or ano ang reason mo bakit mag-create ka ng bilan, okay? For example, mga kapitbahay, wala kang PFSense pero meron kang managed switch, tapos dalawa yung internet mo. So, ang katanungan po pala niya, kasi dalawa yung internet niya, pwede nga ba daw pagsamahin yung dalawang internet niya dito sa isang managed switch? Okay? So, ayan mga kapitbahay. So, kung meron kang layer 3 na switch, pwede mo yun pagsamahin. At saka, kahit layer 2 lang, pwede mo yun pagsamahin, pero magkaibang network, pero sa isang switch. Okay? So, yun kasi ang katanungan niya, kasi ayaw na niya magdagdag ng isa pang switch, kasi meron siyang 48 switch, na switch, sayang daw kasi kapag hindi niya pwedeng pagsamahin. So, pwede po yun mga kapitbahay. For example, mga kapitbahay, ito yung sa akin, ito yung HP na to, managed switch to. So, for example, meron kang dalawang internet. Ayan, kunyari, ito, katulad sa PFSense ko, dalawa yung internet. So, paano mo nga ba pagsamahin dito na hindi siya magko-conflict? Okay? So, ang gagawin mo lang mga kapitbahay is magkikreate ka lang ng dalawang bilan dito. For example, yung internet mo is Globe and then PLDT. So, dito mo ilalagay yung Globe, dito yung PLDT sa kalahati. So, pwede yun. So, automatic, ang switch kapag manage, mayroon tayong tinatawag na native VLAN. So, which is yun yung VLAN 1. So, pwede mo ilagay yung Globe mo ron, which is yung IP niya is 192.168.1.1. Tapos, si PLDT mo is 192.168.0.1. Parang ganon. So, hahatiin mo lang siya. Hindi yung magkukonflict. Kunwari, bilan 1, tapos mag-create ka lang ng bilan 10, ganon. So, ilalagay mo si PLDT mo sa bilan 10, tapos ilalagay mo si Globe mo dun sa native bilan. So, mag-work po yun. For example, itong sa akin, yan, kung inyo mapapansin, ayan, marami akong bakante, di ba? Kunwari, dun sa taas, dun sa mga, sa labas, sa mga ibang area, may tinitrace ako na, kunwari, for example, ang CCTV ko is, yung mga default ng CCTV na dawa is 1.108, di ba? So, automatic yun. So, ang gagawin ko, nag-create ako ng dalawa rito, naka VLAN 50 to, yung tatlong port na to. So, kapag nahanap ko na siya doon, para hindi ko na iakit yung laptop ko dito sa taas, ang ginagawa ko, kinakabit ko lang yung port ng laptop ko dito sa VLAN 50 na kinreate ko, dun sa baba. Tapos, yung galing doon sa patch panel ng CCTV na, which is yung nahanap ko, ikakabit ko lang siya dito. Tapos, matik yun, makukonfigure ko na siya, mapapalitan ko na ng IP na hindi nagko-conflict dito sa network ko. Which is, yung network ko is, yung PFSense ko is 0.1. So, meron akong mga router dun sa labas na naka 1.1. So, hindi sila nagko-conflict dahil nga, nakapagbilan ako dito ng bilan 50. So, pwede mo yung paghati-hatiin. Yan, kapag naka-manage switch ka. So, ang pinagkaiba lang kasi kapag bumili ka ng switch na unmanaged, hindi mo siya mahati-hati. Unlike ng naka-manage switch, pwede mo siyang hati-hatiin. So, hindi ka magkakaproblema sa network mo. Ang disadvantage lang kapag naka-manage switch ka, I mean, hindi pala disadvantage, ang medyo lamang lang kasi medyo mahal talaga kapag naka-manage switch ka. So, dapat mo talaga maglaan ng malupit na budget para
makapag-manage which ka. Kasi kung mga small business company ka lang naman, so medyo may kamahalan kasi itong mga ganitong switch. Kadalasan yung mga switch umaabot ng 30K. So pag mga ganito branded na HP, sobra pa. Kaya yun. So mayroon daw siyang ganito, second hand. So masasayang daw. Kaya yun yung sinuggest niya or tinanong niya kung pwede nga ba daw yung paghati-hatiin. Okay? So ganun lang po mga kapitbahay. Sobrang simple lang. Kapag may, kahit wala kang PFSense pero dalawa internet mo, ang gagawin mo lang, create ka lang ng bilan dito sa dalawang switch mo. Paghatiin mo lang yan, yung managed switch mo. Kunwari, dito yung internet mo. So, puno na to. Puno na rin to. Pwede ka maglaan ng isa. Tapos, pwede ka mag-extend. Pwede ka na lang bumili ng unmanaged switch para extend mo lang yung port mo. So, pwedeng-pwede po yun. Okay? So, sana, nabigyan ko kayo ng idea or nasagot ko ang tanungan ng isa nating kapitbahay. Okay? So, kung dalawang internet mo, mas maganda talaga na may PFSense ka. Medyo mahirap nga lang i-configure kapag wala ka talagang experience pagdating sa firewalls or sa PFSense. So, medyo mahirapan ka. So, kung medyo, kung gusto nyo, kailangan nyo ng support. So, wag lang kayo mahiya na manood sa YouTube ko para makatulong naman ako sa inyo. Okay, so ayan. So, ibabalik muna natin to. Kasi hindi natin pala to na ibalik. Ayan. So, tatakpan lang natin. Ayan. Ito lang kagandahan ng ganitong wire manager, malambot eh, oh. Okay, so ayan, nakatakip na. So ayan mga kapitbahay, hanggang dito na lang muna yung vlog natin na to. Okay, so sana na kapagbigay ako ng konting information na naman dun sa isa natin subscriber na nagtatanong. Okay, so madali lang yun. Kapag may managed switch ka, hatiin mo lang, gawa ka lang ng different bilan, pwede mo yung paghihiwalayin na iba-ibang IP pero iba-ibang router kasi wala kang PFSense. Not unlike na kapag may PFSense ka, magbibilan tagging ka lang, okay na. So okay, so yun, pwedeng-pwede po yun. Magkabit ka lang ng iba-ibang router sa managed switch mo, hati-hatiin mo lang through bilan, so hindi na yun magko-conflict, gagana po yun. So ayan, so yan kasi yung ginagawa ko kapag nag-testing. Ang ginagawa ko rin sa switch ko, nag-create ako ng different bilan na hindi siya nakatag doon sa PFSense ko. So, kahit anong isaksa ko doon, hindi apektado yung internal network ko kasi nga, hindi siya nakatag sa PFSense. So, hindi siya mag-authenticate sa PFSense. Wala siyang conflict. Okay, so, ayan mga kapitbahay. Yan na lang siguro, hanggang dito na lang yung vlog natin na to. Sana naturuan ko. Or, kung may mga katanungan kayo about dito sa mga HP switch ko na to, sa D-Link, comment down below lang po para ma-guide ko kayo or ma-share ko sa inyo yung knowledge ko. Kasi mayroon man namang iba na hindi naman pamilyar dito sa D-Link, hindi pamilyar sa HP, so ma-share ko sa inyo. Okay, so thank you so much and God bless. Sana po natutunan nyo or naintindihan nyo yung vlog ko for today. Comment down below po kapag may katanungan kayo. Okay, let's go!